Ayos. Now, again, before we start, I would just like to remind you, no, if you have not yet liked, shared, and subscribed our YouTube channel, please, no, I will post a link later sa iFern group or sa iFern page, no. Like, share, and subscribe po natin yung YouTube channel natin, no, that is Bagwis TV for YouTube. And for our Facebook page, please like and share our Facebook page, that is at ifernbagwis.official. Okay po, no? So let's start. So welcome to our first digitorial or digital tutorial webinar or kung ano mang gusto nyong pangalan para sa ating session for today. But for today, ang ating i-focus on is the basic tools or basic online tools that you can use to improve your online business. No, let's face it na right now we are having a pandemic. This is not normal in any ways, but let's face it, this is our new normal, no? It would take 2 years, 3 years, depende kung kailan magkakaroon ng vaccine for this virus bago tayo makabalik ulit sa kung paano natin. Or kung babalik pa man tayo doon, malabo, di ba? Baka hindi na nga eh, di ba? So, yung way of doing our business, most likely that will change also, no? Kung yung pamamalengke natin ngayon, puro online na, even the groceries, hindi na tayo makapag dine-in sa mga restaurants natin. So talagang magkakaroon ng changes, no? So there will be changes and kailangan nating sumabay dun sa mga changes na yon, no? We do not have a choice, no? Sabi nga nila, 'di ba? It's either you adapt or you survive. 'Di ba? So mamili na lang kayo doon, no? Kung anong gusto nyo. It's either you adapt or survive, no? Sumabay ka sa uso or mapag-iwanan ka, tapos bumagsak yung negosyo mo, no? Actually, disclaimer lang po, no, bago tayo mag-start dito sa ating webinar, no? I am no expert in all of this, no? At kung ano man yung sinishare ko sa inyo, talagang natutunan ko lang to through my experience, through research, no? Yung mga experience ko using technology, no, nakikita sa YouTube, sa Google, no, sa kung saan-saan. So yun yung ituturo ko sa inyo. Let's start. No, syempre online business po tayo, no? So we need the internet, no? Siguro naman by this time obvious na sa ating lahat 'yan, no? So this will be our first topic is the internet. Bakit? Kung nasa ibang bansa ka, hindi to issue. Kasi internet sa ibang bansa, kahit saan ka magpunta, public place, no? Accessible para sa kanila. So, medyo nandito tayo sa Pilipinas, let's face it, no? Mabagal ang internet sa Pinas. Agree po ba kayo dyan? Kung agree kayo, isang iPhone sign naman po dyan, no? Alam ko, agree tayong lahat dyan, no? Mahirap ang internet sa Pilipinas, no? But, wala tayong magagawa. Online business, from the name itself, kailangan mo ng internet to do this. No? Wala tayong magagawa. That's the reality. No? Kung offline business yan, no? Eh di hindi mo kailangan ng internet. No? But, ano bang ano natin yan? That's pretty obvious already, no? Na kailangan mo ng internet sa online business mo. But, ano yung gusto kong gawing ano dito? Or parang i-emphasize dito? No, is how you can improve your internet connection, no? Personally, what I did was, or what we did was as a family, no, is to invest in a fast internet connection, no? Ang ganda nga ngayon kasi hindi naman po ako kabataan rin, no, naabutan ko rin yung mga dial-up internet, no, yung mga niloloadan mo, tapos napakaingay, tapos pag may tumawag sa inyo, disconnected yung internet mo. Naabutan ko po yun, no? Hindi naman po ako ganun kabata. No? So, alam ko po yung mga ganyan, no?
ang maganda ngayon sa panahon natin is available na rin kahit papaano yung mga fast internet, no? Lalo na sa mga taga Metro Manila, no? Available po sa atin, like us right now. Kami po, no, nag-invest kami sa mabilis na internet. I think naka 100 Mbps kami. Nagbabayad kami ng at least 2.5 a month. Pero okay lang. Kasi napapakinabangan naman natin 'yan, eh, no? As mga negosyante, kailangan nating i-take in yung mga things like internet, no, computers, no, as a form of investment rather than a form of babayarin lang, no. Now, syempre hindi naman natin maiisasuggest sa lahat na magbayad ng ganong kalaki, no? Magbayad ng ganong kalaki para sa mga, kunwari, in our case, internet. Kasi syempre meron din naman tayong ibang bayarin, like for example, kuryente, tubig or whatever, no, na kailangan din i-take consider, no. But if you want, no, I'm just suggesting, this is the fastest way and this is the easiest way is to upgrade your internet provider or to get a faster internet, no. Second, no, kung hindi mo kayang gawin 'yon, no, what you can do right now is actually yung mga promo na binibigay sa inyo ng mga ano nyo, ng mga internet service provider like Globe, Smart, 'di ba? Through cellphone or through mobile data, no? Kasi lahat naman ngayon actually in some cases mas mabilis pa nga yung mga ginagamit natin na mobile data kaysa sa mga sarili nating broadband, eh. Tama pa? 'Di ba? Minsan mas mabilis pa 'yon, eh. 'Di ba? So that is what you can do, no? So again, this is an online business and we need internet. That is the reality, no? So in other ways, no, kung paano mo gagawa ng paraan para bumilis yung internet mo, do it. Kasi yun talaga yung kailangan natin, no? Yun yung kailangan natin, that is yung pinakakailangan natin, internet, no? Ano pa? Okay. So, our hardware. So, tapos na tayo sa internet. Okay, settled na yon. Alam natin na kailangan natin ng internet to do our online business. Now, what is our hardware? Hardware is is what you are using, no? That is what you are using to do the online business, no? May internet ka, syempre kailangan mo rin ng kung saan ka gagamit ng internet, no? And yung top 3 na ginagamit ko to do the online business, no, is one is yung cellphone, second is your tablet, no, and third is your laptop, no. Kung makikita niyo po diyan, ang binigay ko ng mga examples ng cellphone, tablet, and computer ay hindi high end. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Napansin niyo po ba? Hindi high end yung mga nakalagay sa ano ko, sa example ko. Actually, lahat yan pagmamay-ari ko. At lahat yan hindi high-end. So, meron ako yan lahat. So, nakikita nyo yung Samsung. Hindi naman yan yung latest, di ba? Pero yan yung gamit ko. No? Yung iPad din, at saka yung laptop. No? What am I trying to get onto this? So, what's my point? Hindi mo kailangan ng high-end. No? Hindi mo kailangan ng ganito kaganda na system, no, to do your online business. So hindi po 'yun yung kailangan natin. Ang kailangan lang po natin is actually something that is workable for you. So kailangan mo ba ng high-end gadgets like this? Kung ano yung nakikita niyo sa screen niyo. Ang ganda, no? No? Okay sana kung ganyan yung setup mo, no, sa bahay, 'di ba? Ako rin kahit ako, 'di ba? Gusto ko sana ganyan setup ko sa bahay, pero hindi. Pero can I do the online business? Yes, I can still do the online business even without having the high end, no? Kahit hindi without having the high end type of hardware. Actually, sa totoo lang po, no,
hindi talaga kami as a family, we invest on this, pero we never buy the high-end type of hardwares. Like for example, cell phones, laptops, tablets, hindi kami bumibili ng high-end. Bakit? Madali mag-depreciate. No? Madali mag-depreciate yung value ng mga hardwares natin like your cell phones and your tablets and your computers. Tapos, after some years, may bago na naman. No? May bago na naman. Tapos, gugustuhin mo na naman na bumili ng panibago. So, for me, having the latest gadgets, no, yung high-end gadgets, hindi siya necessity. Or you do not have to have necessarily the highest type of hardware or gadgets to do your online business. No? Why? Kasi for me, it's better that you maximize the use of your gadgets. No? So maximize is greater than price. No? Kung ano man yung worth ng cellphone mo, no? 100,000 man yan, no, 80,000 man yan, kung hindi mo naman siya ginagamit to its maximum potential, wala rin po yung kwenta, no? Kung yung cellphone mo, computer mo, 15,000, 20,000 lang yan, pero kung na-maximize mo yung potential niyan, mas maganda pa po yun kaysa yung magkaroon ka ng 100,000, 80,000 na cellphone or computer, no? Again, our mantra for today is to maximize rather than having a high-priced gadget. So again, please, mas maganda pa yung magkaroon ka ng 15. Kasi ako, tinatanong nila ako, bakit hindi ka bumili ng magandang phone? Kahit sila up Nomi, kahit sila up Edwin, tanongin nyo sila. Tingnan nyo yung cellphone nila, hindi sila bumibili ng high-end phones. No? Actually, ngayon-ngayon na lang medyo bumili si Upnomi ng medyo mamahalin na phone eh. Pero sa totoo lang, kung hindi pa namin sila pipilitin to buy a newer phone, hindi sila bibili. Bakit? Kasi ang kailangan lang naman nila is pang Facebook, call, text. Diba? Can they do the business with that? Pwede. Diba? They can do the business with that. No? Kasi yung pera nila, ginagamit nila to invest on something else. No? Now, kung meron ka namang pera pambili ng hardware na maganda or gadget na maganda and sa tingin mo naman mamamaximize mo yung gamit nito, then go ahead, no? Buy. Kasi sabihin mo na sa sarili mo, that's an investment, 'di ba? As long as you're going to maximize the use of it and kikita 'yon, no? Kasi ang hirap naman, bibili ka ng 100,000 na cellphone or laptop or computer or whatever. Tapos, gagawa ka ng online business mo, tapos sa isang buwan, dalawang buwan, kinikita mo is 10,000 to 20,000, lugi tayo doon. Diba? As negosyante, no? Kailangan tinitingnan natin yung return of investment natin. Ang bagal ng return of investment mo. Tingnan mo sila Upnomi, bumibili sila ng magkano? I think yung kay Mama or kay Upnomi is 50,000 yung cellphone niya. No, yun yung worth ng cellphone niya. Magkano yung kinikita niya monthly? 'Di ba nasa 500,000 to 1 million. Tama? So return of investment ba siya dun sa pinambili niya ng cellphone na yon? Yes. So yun yung tamang pagbili ng cellphone. Kung sa tingin mo yung cellphone mo kikita ng 500,000, 100,000 monthly, no? Then go ahead, buy. 'Di ba? Now, kung hindi naman ganun yung kikitain mo, no, mas maganda bumili ka na lang ng mid-end. Kasi right now, very competitive yung mga provider or yung mga katulad ng mga Samsung, yung mga brands, kumbaga, no, na kahit yung mga mumurahin nila na phones, kaya makipag-price dun sa mga mamahal. Next. Okay. So kung may hardware tayo, may software tayo, no? Kung ano yung software, yun po yung tinatawag nating mga, in other words, mas familiar tayo, applications, no?
Yun po yung tinatawag natin mga applications, no? Softwares. And number one software na kakailanganin ninyo to do your online business is what is the browsers or your internet browsers, no? Siguro naman familiar kayo with kay Google Chrome, kay Firefox, kay Explorer, kay Safari, no? Sa mga yayamanin dyan na naka-Mac, no? Siguro naman familiar kayo with that. So, siguro naman kahit cellphone ninyo, di ba, merong browser. Tama po ba? Thumbs up naman po dyan. Thumbs up naman po. Di ba, meron. So, meron kayo niyan. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, no? Kung meron na kayo, ngayon pa lang, na at least cellphone, no? And a browser, pwede nyo pong gawin yung inyong online business. Okay po ba? So, that is what you call a software, no? And number one software or application that you will be needing is your internet browser, no? I think most of us familiar with Google Chrome, no? Kasi later on yun yung gagamitin ko na example para sa inyo, no? Kasi may ipapakita ko sa inyo na practical or kung paano ko talaga kung paano ko ginagawa in real time yung mga yung online business. Okay? Next. Yan. So, kung familiar kayo with at least one of this, no? One of these logos or icons, sa tingin ko po, kayang-kaya nyo pong gawin ang online business. No? Andyan po si Facebook. Andyan po si Instagram, no? Siguro sa mga medyo mas nakakabata, mas alam nila yan, no? Si Twitter at saka si TikTok. Sa tingin ko naman, kahit ngayon nga, kilala nyo na nga kahit si TikTok eh. Tama po ba? Thumbs up naman po dyan kung kilala nyo si TikTok or si FB man lang, di ba? Siguro naman, nakikita ko yung mga TikTok nyo eh. Gagaling nyo nga sumayaw eh, di ba? Now, what is my point? These are social media sites, tama? These are social media sites, no? Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. These are social media sites. Maraming tao na gumagamit nito. So therefore, kung ano man or kung gaano man kadami per social media site, no? Yun po ang dami ng market ninyo. No? Yun po ang dami ng market ninyo. Kung si FB lang po, no? Bigyan ko na po kayo ng numbers ni FB. Si FB po ay may 2.6 billion users all around the world. So, ibig sabihin po, 2.6 billion po ang inyong market target. No, yan po ang dami ng market target ninyo. Sabihin na natin sa buong Pilipinas, kahit po sa kabundukan, meron na pong may Facebook. Kahit nga bata eh, di ba? May Facebook sila. So, yan po yung mga kailangan nating i-take advantage, no? Kung may Facebook ka, great, di ba? Kung may Instagram ka, better, di ba? Kung may Twitter ka, better. Kung may TikTok ka, better. So, i-take advantage po natin yung mga yan, no? So, actually, next, our webinar will focus mainly on Facebook and two other applications, no? Later on, sasabihin ko sa inyo kung ano yung applications na yon, no? So, yan po yung ano natin. Yan po yung actually yung focus natin ngayon. Will I give a step-by-step process kung paano ginagawa si FB Live or FB page? No. No? Kung yun po yung gagawin ko, aabutin po tayo ng siyam-siyam dito. Pero mas maganda po, no? Do your own research. Huwag kayong mag-alala. I will give links later on sa FB page natin. So, please stay tuned dun sa ating FB page at saka FB group na iFern Bagwis dahil magbibigay po ako doon ng mga links ng mga how-to, no? How to use FB page, how to use FB Live. But for now, anong gagawin ko today is to give you some sort of overview, no? Overview lang po, no? Kasi matatagalan po tayo masyado kung ano yung kung i-step by step ko pa po, no? So ipapakita ko lang po sa inyo, no? Papakita ko lang po sa inyo
kung paano ginagawa ito. Ayan. Switch tayo dyan. So guys, again, kung pwede lang po, pakimute po muna ang inyong mga microphones. No, dahil naririnig po tayo ngayon sa FB Live. Okay po ba? Ayan. Nakikita niyo po ba yung screen ko ngayon? No? Nakikita niyo po ba? Pa-thumbs up naman po kung nakikita yung screen ko. Thumbs up naman po kung nakikita yung screen ko. Either through chat or through your cameras, please. So, nakikita niyo yung FB, no? Nakikita niyo naman yung FB. So, right now, nandito ako sa page ng FB Live, no? Nandito ako sa page ng FB Live. Kung hindi niyo po alam kung paano create ng FB Live, ngayon tuturuan ko po kayo. Makinig po kayong mabuti, huwag kayong kukurap, no, kung paano ginagawa 'to. Una, pumunta ka ng Google. Tapos i-type mo how to create FB Live. Tapos lalabas po dyan yung link. Anong point ko po dito? Kung hindi mo alam kung paano gawin ng isang bagay, I cannot stress this enough. Please use Google. No? Use Google. No? Kaysa po yung natataranta po kayo dyan, no? Ngayon, natataranta kayo kung paano ginagawa yung ganito ganyan, no? Mas maganda, i-Google mo yung hindi mo alam. Diba? Kasi ang hindi natin masyadong nabibigyan pansin, no, is yung pinaka obvious na pwede mong gawin, no? Yung pinaka obvious na pwede mong gawin, which is to Google something that you do not know, 'di ba? I-Google mo kung hindi mo alam. Huwag mo sabihin na ay, sorry app, hindi ako marunong mag-online ganito ganyan kasi hindi ako marunong. Diyos ko, may Google, uso po 'yan. No? So I cannot stress this enough. Use Google when you are doing your online business. Even if you do not know something, hindi mo alam magluto, hindi mo alam gumawa ng ganito, halos lahat po ay nasa Google. No? So 'wag mo sabihin sa upline mo or dun sa business partner mo na hindi mo kayang gawin si FB or si FB Live, FB page, kasi hindi mo kaya. Isa lang po isasagot ko sa inyo. I-Google nyo po. No? I-Google nyo po. Ayan. Now, bago ko lang po makalimutan, since nasa topic na po tayo ni Google, no? Maganda po, no, kung gumawa po kayo ng Gmail account ninyo, no? Thumbs up naman po kung naririnig niyo ako, no? Gmail account. Kung wala ka pang Gmail account ngayon, no, I suggest you do it later on, after natin dito. Why? Bakit kailangan mo gumawa ng Gmail? Papakita ko lang po sa inyo kung bakit. No? Nakikita nyo naman po yung screen ko, right? Nakikita nyo naman po siguro yung screen ko. No? Nakikita nyo naman po, no? Nasa Google po ako right now. Nasa Google ako right now. And kung pumunta ka sa Google, balikan ko lang, no? Ayan. Ayan. Nasa Google ako right now. I typed in google.com. Pumunta po ako dito sa ano na to, no, sa window na to. And kung makikita nyo po sa Google, if you're using your laptops or your computers, meron po tayo nakikita dyan na Google Apps. No? Anong advantage ng having a Google or a Gmail or having a Google account? Pag tinignan nyo po dyan, no? My Business, Maps, YouTube, Play, News, Gmail, Meet, Drive, Duo, Shopping, Google Docs, Sheets, Slides, whatever, scroll down nyo po yan. Lahat po yan accessible if you have a Google account or you have your Gmail account. Kung makikita nyo po itong Hangouts and Google Meets, no? Parang Zoom din po siya, no? Duo is parang ano yung sa iPhone, yung
yung parang parang Zoom din siya, no? So you can use this. So lahat po yan accessible, no? May Gmail ka na, may iba't ibang apps ka pa. May iba't ibang apps ka pa. Yun, FaceTime. Thank you, App Sherwin. FaceTime para sa mga Apple users. So, yun po yung Google Duo. Ganun po yung pagiging ano niya. No? Thank you, App Sherwin. No? So, yun po yung makukuha nyo with just having one Gmail account. Yan na po yung advantage nyo. Meron na po kayong yan lahat. Accessible na po yan lahat. So, I suggest right now, if you do not have a Gmail account, do it. Or make one. Kasi ang dami po talagang advantage ni Gmail. What else? No? Marami pang advantage si having a Gmail. No? One is having almost an account in almost every websites. Lahat po ngayon, no? YouTube, Facebook, pwede mong gamitin yung Gmail mo to connect to their website or to the social media. No? So, napakaganda. Tapos, what else? Meron tayong Drive. Kung hindi nyo po alam what is Google Drive, no? Kung meron po kayong flash drive or USB, kung alam nyo naman po kung anong ibig sabihin nun, thumbs up po para sa mga alam kung anong ibig sabihin ng flash drive or USB or kung paano ginagamit yon. Thumbs up po. Ayan, alam nyo naman po. So, pwede mo siyang lagyan ng mga documents files, tama? Ganon din po si Google Drive. No, pwede mo siyang gawin or lagyan ng mga files, videos, whatever, kung anong gusto niyong ilagay dyan, as long as pwede siyang i-upload sa internet. Okay po ba? No? So, please bear with me. Yun po yung kahalagahan niya. Ayan. Now, let's move on sa Facebook. No? So, nakikita niyo naman po, right now, I'm in Facebook. So, yun ako lang po. FB.com. So, ito po yung live, no? Most likely, since you are a member of Team Bagwis, no, required tayo gumawa ng live. So, most likely, alam nyo na, no? Now, ang ipapakita ko sa inyo is CFB page. Why? Kasi po, napakaganda ni FB page. Kung hindi nyo pa po natatry, no? Kung hindi nyo pa po natatry gumamit ni FB page, nako po, you're missing on something great. No? Bakit? Imagine having your own website pero hindi mo kailangan mag-design, magbayad para sa ano mo, para sa website mo, no? Imagine having that. Ayan, punta lang tayo kay FB page. And ibibigay ko lang po, no, kung ano yung kahalagahan ni FB page and kung ano yung mga pwede mong gawin kay FB page. Right now, no, kung nakikita nyo sa screen ninyo, tatlo yung FB page dito, na admin ako. Dati yung meron kaming FB page para dun sa aming catering service. Right now, tingnan nyo, marami pang notifications. So kahit kailan ko to ginawa, I think, 2016? What's the year now? 2020. Ang dami pa rin notifications na pumapasok. No? So, ibig sabihin, ganyan po kaganda si FB page. No? Patay na nga po yung aming, ano eh, yung aming business na catering, pero ang dami pa rin nagme-message sa amin. Imagine if you are online, if you are active in your business, and palagi mo siyang nakikita. No? So, ang daming, ibig sabihin, ang daming potential clients na pwedeng pumasok sa'yo every day by just doing FB page. So, ngayon, pasok tayo kay FB, Ifern Bagwis. Yung ating FB, or, again, no? Kung hindi pa po kayo nakakapag-like, share, subscribe sa ating Facebook page at saka YouTube channel, please do so. Okay po ba? No? So, yan po. And, right now po, na kay FB page po tayo, kay Ifern Bagwis official. Sensya na po, natutuyuan na ako ng laway. So, ano ba bang yung makikita nyo dyan? Kung makikita nyo po dito right now, no, meron si FB page. Pag nagkaroon ka ng FB page, gumawa ka ng FB page, ito po yung makikita nyo sa your own FB page. No?
may inbox ka, tapos may appointments ka, pakita ko lang yung inbox, no? Kung ano itsura niya. Mabilisan lang. Ayan. So, makikita niyo po dito lahat ng notifications. Yan, yung may mga nagme-message sa amin, no? Tapos, pwede rin sila gumawa ng appointments, no? Pag may gusto mag-appointment sa inyo, kayo lang yung kailangan mag-set niya, no? Again, hindi ko po kayo tuturuan dito step by step. Ipapakita ko lang po sa inyo yung overview ng mga tools na ginagamit ko, no? Yung mga tools na ginagamit ko. Nakikita niyo po, no? Here sa FB page namin, pwede namin i-check yung appointments namin. 'Di ba? Para sa mga nasa corporate diyan na nagsimula magtrabaho sa corporate ng 80s or 90s, mano-mano ang pag-appointment, lahat nakapapel, lahat nakaano, 'di ba? Right now you can do this without a secretary, no? Using the efforts of actually your own clients to make appointments and to schedule them for you. So nakita niyo diyan, no, si Richard, no? Nag-schedule siya ng virtual meeting. Ay, actually, today pala to. Meron pala kaming virtual meeting with Richard. No? Up no me, meron pala tayong virtual meeting with Sir Richard. No? So, ganyan po siya kaganda. No? Marami pang features dyan. And one of the best features, no? That you can use, no? Is Facebook ads. No? If you do not know what Facebook ads is, no, sana mapakita ko, no? Yeah, here. If you do not know what Facebook ad is, ayan. So you can actually create your own ad, no? Paying some amount, like for me, nakapag-spend ako ng around 1,000 pesos, no? 1,000 pesos sa ads. Pero tingnan niyo yung reach na nangyari. I actually reached for 1,000 pesos. Guys, this is for 1,000 pesos, no? Hindi ko alam kung ano yung, kung paano kayo makakapunta or makakapagbahay-bahay sa 40,000 na people or reaching 40,000 people with just 1,000 pesos. Hindi ko po talaga alam kung paano nyo gagawin yun. Except na lang tipunin nyo yung 40,000 na tao sa isang place, no? Tapos pumunta kayo doon. Hindi ko talaga alam. Pero, look, I made this. I spent 1,000 pesos, no, on my Facebook ad. I reached 40,000 people, engaged by 2,000 people, no? Sa tingin ko, tatlo na ata yung ads ko. So, hindi lang to one ad, ha? Actually, I think tatlong ads to. So, for 1,000 pesos, I created 3 ads na naka-reach ng 40,000 people. Diba? 40,000 people, sabihin mo na lang 1,000 yung taong nagpa-member sa atin dyan, or 1,000 yung nag, ano, diba parang hindi ka nalugi sa 1,000 na people doon? Diba? Or sa 1,000 pesos na ginastos mo. Tama? So, ito yung kagandahan ng pagkakaroon ng Facebook page. Kasi meron kang mga options na katulad nito. Diba? So, parang actually for me, having a Facebook page is having your own TV network. Diba? Kasi para ka nang nagkaroon ng sariling commercial, nagkaroon ka na ng sariling ad company, nagkaroon ka ng sariling broadcasting company, 'di ba? So 'yan po yung kagandahan ng having a Facebook page, no? Thumbs up po. Thumbs up naman po diyan kung may natutunan kayong bago tungkol kay FB Live and FB Pages. 'Yan. Okay. Thumbs up naman po diyan. Okay? So I hope, no, after this webinar, I'm encouraging you all to create an FB page and to create
or to have FB live sessions more frequently, no? Kasi through that talaga, I guess, guys, kasi visibility is the key. Kailangan nila tayo makita. So, kung meron kang FB page, nag-share ka, nag-FB live ka, mas nakikita ka nila, mas nalalaman nila na may online business ka. No? So, mas marami yung tao na pwede mong maging kliyente. Cold prospect man yan, no? Mas marami. Okay po ba? So, balik tayo sa ating slideshow. Ayan. Okay. Okay. Again, no? Hindi ko po kayo nire-require to make your own studio like we did, no? Hindi ko rin po kayo nire-require to buy, again, high-end or very expensive gadgets or products, no? Wala pong, isa lang po naka-iPhone sa amin, tapos hindi pa yung latest na version. Pero we're doing the online business and we're earning, di ba? Upnomi and Up Edwin are earning as much as 1.4 million a month, no? Without having the latest gadgets or having the most expensive gadgets there in the market. So, posible. And, lahat po ng tinuturo ko ngayon sa inyo, no? 90% can be accessed through your phone, no? So, ibig sabihin, kung may phone ka man ngayon, no? Na capable of FB, at least man lang FB, di ba? FB or YouTube or Google. Ibig sabihin, kayang-kaya mo nang gawin si online business, no? Kasi 90% ng tinuturo ko sa inyong softwares ngayon or applications that you can use or tools that you can use to do your online business, no? Is accessible through your phones, no? Through your smartphones. I think lahat naman po tayo naka-smartphone ngayon or at least man lang may laptop, di ba? Next. And almost all of these, no? Facebook page, Facebook Live, YouTube, Google, these are free. So, pwede mo siyang gamitin libre. Diba? Aayaw ka pa ba sa libre? Diba? Tinutulungan ka na mismo ni internet para gawin yung online business mo libre na hindi niya na pinapabayaran sa'yo. No? Pero, may catch. No? Mostly, most of them, no? Most of them are free. Pero, 90%, like what I have said, ng mga softwares or applications na itatackle natin today is free and accessible through your phone, no? Now, there are other softwares that I use to create content, no? Like for example, yung mga ina-upload ko sa YouTube channel natin. Again, if you haven't liked, share and subscribe our YouTube channel, please do so. Okay? So there are other softwares that I am using, like video editing softwares and photo editing softwares, no? Hindi ko na po iisa-isahin. I think meron naman po kayong alam dyan kahit papano, no? If you're using Mac, video editing software na pinaka sikat sa Mac is iMovies, no? Kung dukha kayo katulad ko na gumagamit ng Windows, no? Ang dami dyan, Windows Movie Maker, ang dami. Again, kung hindi mo alam yung mga katulad niyan, again guys, use Google. Google is your partner in this business. Google is your most powerful tool in your arsenal. Please use Google. I-type nyo lang, no? I-type nyo lang. Free video editing software, free photo editing softwares. And most of these guys, video editing softwares, photo editing softwares, pwede na rin po sa phone ninyo. No? So, yung iba dyan, pwede na rin po yan sa... So, hindi mo kailangan bumili ng laptop, hindi mo kailangan bumili ng magagandang gadgets, no? Kasi most of it, again, is accessible through your phones. Okay pa? App Melanie, baka po sa inyo yung problem, baka try nyo po munang
Okay naman po ba guys yung audio ko? Naririnig po ba ako? Thumbs up naman po kasi yung iba daw po mahina. So okay naman po, no? Okay naman po. So up Melanie, baka po sa inyo yung problem. Baka po try nyo yung sa settings nyo sa phone or sa internet nyo po. Okay? Kasi I am literally shouting right now para po marinig nyo kasi nga medyo hindi naman high-end yung aking ginagamit na microphone. Actually, what I am using right now is just the microphone from my earphones, no? So, again, hindi naman po talaga kasi kami fan of using the, I'm not fond of using high-end gadgets, no? Okay po. Now, next. Again, what, this is why I'm pushing you to use Facebook. Because Facebook has 2.6 billion users. Again, kahit 0.1 na lang mapunta sa inyo or 0.01 or 0.001 ng FB users, malaman na may business ka, malaman na, or mag-inquire dun sa business mo, panalo ka na siguro dun. Diba? Kanino pa gumawa ng math? Mahina po ako sa math. Diba? Pero alam ko ang 0.01 or at least 1% or 0.1% ng 2.6 billion is malaking number na yun. No? So again, please utilize the use of Facebook. Okay? Again, use FB page, use FB Live. Okay po? No? Because right now, magsiswitch po muna tayo to practical application. Kasi may ipapakilala po ako sa inyong dalawang softwares, no? Na I think alam niyo naman po yung isa dito. Actually kasi ang ipapakilala ko sa inyong software right now, no? Ang ipapakilala ko pong software sa inyo right now, one is your Zoom, which is I think alam niyo na, pero for the sake of those who are using FB Live, nakikinig sa atin, ipapakita ko na lang din sa kanila, no? Ipapakilala ko na lang din sa kanila. Ngayon, hindi ko kayo tuturuan kung paano gumamit ng Zoom. Again, hindi ko po, excuse me, hindi ko po yun gagawin, no? Ang gagawin ko lang po right now is to give you an overview of what I am using or how I use it. Okay? So right now, I think hindi ko mapapakita para sa mga Zoom users kasi I think alam nyo naman po, no? Alam nyo naman po, no? Pero sa mga FB Live users natin, kung nakikinig man po kayo ngayon, no? This is Zoom, no? This is Zoom. Right now po, ang nakikita nyo sa screens nyo for the FB Live users are the members of our webinar or the participants of our webinar, no? Now, kung tatanungin nyo ako, meron bang bayad si Zoom? Actually, walang bayad si Zoom. Nagbayad ba kayo? Nagbayad ba kayo to use Zoom? Kayo mga nasa webinar, nagbayad ba kayo? No, di ba? Hindi. Hindi kayo nagbayad. No? Pero may limitations si Zoom para sa mga non-paid members. Ngayon, ako, nagbayad ako for Zoom. So, ibig sabihin, paid member ako. I paid, I think, 700 pesos to get the premium. No? Pero sulit ba to? Yes, sulit to. Why? Kasi when you pay Zoom, hindi po ako sponsor ni Zoom, ah. Hindi po ako sponsor ni Zoom. No, sinasabi ko lang po, no? For the sake of all those who are listening through FB Live, no? Ano maganda kay Zoom when you are paying to use Zoom? Right now, meron kaming 64 participants. Yung paid ko na 700 per month is hosting 100 participants, no? 100 participants and walang limit. So kahit hanggang bukas tayo naka-Zoom dito as long as kaya ng cellphone at computer ninyo, no? Pwede pong hindi ko to patayin. At hanggang bukas tayo nag-uusap dito through Zoom. Yun po yung kagandahan ni Zoom when you are paying Zoom, no? Pero other features, like for example, screen sharing, para lang maipakita ko sa inyo what screen sharing looks like. No?
kung paano nakikita. Ayan. Para sa mga FB users, no, pasensya na sa mga nasa webinar right now, hindi nyo nakikita yung nakikita ng mga FB users or FB live users ngayon. Pero ito po yung screen sharing, no? Pwede mo pong ipakita, for example, na meron kang kausap, no? Since, again, we are online business, so ibig sabihin, most of your transactions, no? Para sa mga, for example, nasa MLM, yung tinatawag nating daily grind, no? Or whatever, kung nasaan ka mang industry, no? Yung daily grind mo is meeting people na hindi mo magawa ngayon dahil nga ay nasa lockdown tayo, no? And limited yung pwede nating gawin, no? Maganda sa Zoom. Why? Kasi, again, you can do your presentation through Zoom, 'di ba? So lahat ng mga nasa Zoom webinar ngayon, I think alam nila, no? So paano yung ginagawa ko para sa mga nasa FB live lang, no? I just screen share, no? Admit lang natin 'to. I just screen share. So, paano kayong ginagawa? No? So, sa screen share, pwedeng makita nung kinakausap mo kung ano yung gusto mong ipakita sa kanya na nasa phone mo or na nasa laptop mo. No? So, if for example, you want to share your PowerPoint presentation or your video to your client using Zoom, you can do so. No? Kasi yun yung kagandahan ng ating screen sharing through Zoom, no? Kaya ako kayo ngayon nasa webinar, and for those who are listening through FB Live, bakit ko kayo ini-encourage to make a Gmail account? Kasi through Gmail account, no? Through Gmail account, you can actually use Google Meets. No, Google Meets is like Zoom for Google, and the same concept kung paano yung ginagawa niya. May screen sharing din siya, pero mas onti yung participants na pwede niyang ilagay dito, no? Imagine having 100 participants. Guys, parang RBA na po sa office ang 100 participants. Imagine having something like that na hindi ka lalabas ng bahay mo, no? Hindi ka lalabas ng bahay mo, hindi ka magpapagod sa traffic, no? Dress up nicely kung gusto mo to dress up nicely, nasa sayo na 'yon, pagandahin mo yung background mo, no? Whatever. Again, hindi ko naman po ituturo sa inyo lahat, pero magbibigay ako sa inyo ng link ng mga how to use Zoom later on, no? Imagine having that capability, no? Guys, having your own RBA at the comforts of your own home. Hindi ko na lang kayang stress enough kung gaano kaganda si Zoom or gaano kaganda yung mga softwares that will allow you to do this. So please take advantage of this, no? Kung meron pa kayong mga downlines dyan, partners, business partners na wala pang Zoom or Google account, like to use Google Meets, no? Please, kayo na mismo yung tumulong sa kanila kasi makakatulong yun sa inyo. Diba? Thumbs up naman po kung agree tayo dyan. Thumbs up naman po. Diba? Please, use Zoom, no? Huwag niyong hayaan na magtatapos na yung lockdown, wala man lang silang Zoom to use. Kasi, hindi naman to for lockdown purposes only, eh. Kasi magagamit nyo rin to. Imagine kung magkaroon kayo. Again, guys, we are iFern, International Filipino Entrepreneurs Resources Network. Imagine, diba? What you're seeing right now, sa screen ninyo is what you call OBS, no? So what is OBS? No, so kayo na po mag-Google niyan, no? Basta alam ko po OBS yung pangalan ng software na ginagamit ko. No, but no, joke lang po, no. It's Open Broadcast Software or Studio, yun po yung ibig sabihin ng OBS. Nagagamit lang po siya through computers. Sadly, sa computer lang po siya nagagamit. Now, kung meron ka namang laptop, OBS, hindi naman po siya ganun ka
hirap na gamitin na software or hindi naman din siya ganun ka-demanding na software. So, sabihin natin medyo luma na yung computer mo or yung laptop mo, okay lang. No, okay lang naman. Mag-using is OBS. This is again open broadcast software. Marami pong katulad ni OBS sa internet na na free din. Pero para sa akin kasi madali lang naman siya gamitin. Kung nakikita niyo po noon, di ko kasi alam kung ano yung nakikita niyo. Wait. Ah, nakikita niyo naman pala. No? Para siyang studio. No? Pakita ko lang very very quick kung ano itsura niyan. Kunwari, gusto kong habang nag-FB live, wala habang hindi pa ako nagsasalita, magpapalabas ako ng teaser video. No? Teaser video na hindi ako nagtututok ng camera doon sa screen ng TV ko. Andali lang, pindutin ko lang to, may sineset-up lang ako dyan. Madali naman siyang gamitin. No? And actually, later on sa ating FB, kaya ako ng how to link yung mga tutorial video sa YouTube. Kasi again, ako pa yung yan. Pwede kong ilagay yan. No? Now, gusto ko na makita yung mukha ko mas malaki kaysa sa presentation. Pwede kong gawin to. No? Hello kay Apnomi. Ayan si Apnomi, nakikita nyo. Di ba? Nagpapaganda. May nilalagay pang ano. Yan ang sekreto ni Apnomi maliban sa mga Aurora products. Yan. O, alam nyo na ngayon. Di ba? Or gusto ko mas malaki yung ating presentation kaysa dun sa mukha ko. Pwede kong gawin yun. Ang ganda, di ba? Napakadali lang. Palipat-lipat lang ako. May pinipindot lang ako dito. Isa, dalawa. Di ba? Ang ganda niya. Para ka nang may sariling studio without actually spending money. This is free. Guys, this is free. Okay? This is free. Sa totoo lang, ayoko talaga nagbabayad ng kahit ano para sa itong free. Why not? Diba? At saka, napaka-useful naman niya. Tapos, napaka-professional looking. Lalo na pag nag-FB live ka na. Diba? Pag nag-FB live ka na, ang ganda tingnan. Hindi yung... Kasi, wala naman akong problema kung tumututok kayo ng TV sa camera ninyo. No? Wala naman akong problema doon. Kaso, kasi ang problema niyan, pag humina yung signal nyo sa internet, no? Pag humina yung signal sa internet nyo, malabo na nga yung screen nyo dahil tinututukan nyo lang ng camera. Tapos yung camera nyo naman, hindi SLR, hindi professional, professional yes. Video, or whatever. Actually guys, for your information, ito po yung ginagamit ni iFern pag meron po silang live RBA. No? OBS din po yung ginagamit nila. Mas maganda lang po yung, lamang lang po sila ng magandang camera sa akin. No? Pero kidding aside, pero seriously po, yun po talaga. No?